Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for the week. Paunang mensahe po ninyo, Aragonite, release your emotional baggage. Ayan, so napakagandang ano to sa inyo, no? Encouragement sa inyo to, na it's about time na mag-release na kayo, mag-let go na kayo ng mga emotional baggages ninyo, nang sa gayon, makapag-move on na kayo, nang sa gayon, makapag-move forward na kayo sa buhay ninyo, makapag-start na kayo ng bagong buhay, o na clean slate, kumbaga, nang sa gayon, ano na kayo, yung makaluwag na ang inyong pakiramdam, pati yung pag-iisip ninyo, di ba? Wala na kayong mga bagahe sa dibdib, no? So, that is the perfect time as well, no? Kasi, December na naman, no? Yung ganon, yung parang towards the end of the year, it's also the best time for releasing, no? Anything and everything that doesn't serve our highest good anymore, so that pagdating ng bagong taon, no? 2024, as in, we are also welcoming the new year na maluwag din ang pakiramdam natin, maluwag ang dibdib natin, maluwag din ang maliwalas na ang pag-iisip natin at pakiramdam natin, no? And we are ready to face a new life. We are ready to tread on a new path, kumbaga, no? So what else? We have epidote. Ayan, go deeper. Ayan. So may mga ano dito. Maaring this is like going deep within, no? So maaring may mga pull kayong nararamdaman dito na kailangan ninyo na magmuni-muni, kailangan ninyo na mag-solitude kayo, nang sa gayon makapag-reflect kayo, no? Maybe talaga, that is what you really need as well, nang sa gayon ma-figure out ninyo kung ano na yung mga kailangan na ninyong i-release sa sarili ninyo, no? So you really need to go deep within you for you to be able also to reflect on important things na you really need to reflect on, no? Marinig din ninyo yung bulong sa inyo ng inyong intuition, no? At saka yung ano ninyo, yung inner voice ninyo. Maybe this is also a time for you to connect with your higher consciousness, no? Maari din na may mga divine guidance sa inyo ngayon, ng divine universe, na kailangan ninyong marinig. Kaya it is also an invitation for you to go deep within you, nang sa gayon marinig ninyo yun, no? Yung sarili ninyo, yung divine universe, yung gayon. So what else? We have Black Kyanite, set strong boundaries. Ayan. So maybe, you know, Pisces, ang iba sa inyo, sobrang bait siguro kayo, sobrang compassionate kayo, sobrang generous kayo of anything, no, that you have, maaring ganun. Kaya maaring ang ibang tao dito, no, naaabuso yung kabaitan ninyo, yung pagiging compassionate ninyo, no? So maaring kahit at some point siguro you're feeling uncomfortable na, no, sa mga ginagawa ng ibang tao sa iyo or mga sinasabi ng ibang tao sa iyo, no, nag-oo na lang kayo, nagbabaw na lang kayo dahil napaka-understanding ninyo, napaka-bait ninyo, kaya nagbabaw na lang kayo, no, nagpapasensya na lang kayo. But there are things, no, that you really need to limit din talaga, no? Kaya maaaring may mga sitwasyong gano'n ang iba sa inyo. That's why you're being invited here by the Spirit to set strong boundaries na. It's about time na ibigay nyo naman sa sarili ninyo ang dapat, no, kung ano ang nararapat sa'yo. Para sa iyo, ibigay mo naman 'yan sa sarili mo, no? Yung pagsiset din ng boundaries natin, ano, that also helps our relationships, no, to get stronger, no? Mas matatag na nasamahan, ano, sa kahit anumang klaseng relationship ang meron tayo, no? Kaya nakakatulong din yan in a way. So, kuha pala tayo ng, ano, ng mga trinkets ninyo. Tignan natin kung ano muna din, no? Before we move on to the next card deck. So, paunang ano, a trinket ninyo is the owl. Ayan. So, maaaring mayroong, this represents, no, change and transformation. Maaaring may mga changes kayo na gustong gawin, pero maaaring hanggang ngayon ay pinag-iisipan nyo lang, no? Hindi kayo makapag-desisyon talaga na gagawin nyo na talaga, no? Or i-implement nyo na talaga kung ano ang mga pagbabago. But who knows, no? By going deep within, no, maaaring
marinig ninyo yung gabay sa inyo talaga ng Divine Universe, and may maglakas ng loob na kayo dito, no? Na gawin talaga kung ano man yung mga naiisip ninyong pagbabago na gusto ninyong gawin, no? So, maaaring ganun ang ganap. We have Dragonfly. This represents also change and transformation. So, talagang very imminent dito yung mga pagbabago, mga new beginnings, no? Siguro meron talaga kayo dito din gagawin na, na something, no? That is going to change the course of your life, or maaring slight changes, no? It depends on your circumstances, but definitely meron din kayong gagawin dito na something na magbabago, no, ng iyong sitwasyon, no? Sa kahit anumang area ng buhay ninyo yan, depende sa inyong sitwasyon. We have letter J, ayan. So, this could be your initial, Pisces, or maybe that is the initial of the person that you are going to be dealing with around this time. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Pisces. Illumination. You are going to be definitely illuminated, no? Dito siguro sa mga changes na balak ninyong gawin, no? Na very conservative ang approach ninyo dito sa changes na to. Hindi kayo yung talagang decidido na gawin na ang mga pagbabagong ito, no? So, maaaring nag-hesitate pa kayo, no? Dito sa mga plans ninyo, maaaring ganun. But, you know what? Maybe siguro, dahil, siguro hindi kayo makapag-desisyon talaga dahil may mga bagay na hindi kayo siguro sure pa, no? Kung makakabuti talaga sa inyo, or kung tama nga ba yung gagawin talaga ninyong pagbabagong yan, no? Mga ganong bagay. So, siguro hindi kayo sure about it, kaya hindi ninyo pinupush, no? But with the illumination dito, maaaring magkaroon talaga kayo dito ng epiphany, and you will realize, no? One morning, one day, maaaring pumasok na lang yan sa isip ninyo, no? Or maybe during reflection time, no? Maaaring pumasok talaga sa inyo ang sa isip ninyo na mag-decision kayo, na hindi na kayo magpapatumpik-tumpik pa, no? You are really going to go for it kung ano man yung mga changes na gusto ninyo, no? Maari din ang iba sa inyo dito may kalabuan sa inyong isipan, no? May mga decision making siguro kayo na kinakaharap, but siguro hindi kayo din sigurado sa move na gagawin ninyo, no? So, you will be illuminated sa ngayon, no? There will be enlightenment, illumination, no? And maring yun din ang mag-push sa inyo para i-pursue nyo na kung ano man ang mga dapat or ang mga gusto ninyong gawin. Healing chaos, ayan, kung ano man ang mga chaotic situation, troublesome situation na na-experience ng iba sa inyo dito, you will be illuminated on how you're going to navigate that situation. And isa pa, no, there is healing energy coming in. There's healing energy. Kaya, maaaring kung ano man ang kaguluhan na yan, kung ano man yung, let's say, for example, confusion din talaga, no, may internal conflict siguro na nararamdaman ng iba sa inyo, no, maaayos nyo yan, no, ma-enlighten kayo, no, at makikita ninyo kung ano ang tamang gawin, no? Makakapag-decision kayo ng mas maayos at mas malinaw na ngayon. Kung ano man yung mga hindi pagkakaintindihan siguro with you and another person, maaaring may ganong sitwasyon din ng iba. You know, that is also healing, no? Yung relationship ninyo, yung kaguluhan sa relationship ninyo is going to be healed. Magkakaayos na kayo, magkakausap, no? And maybe there will be reconciliation or compromise that may arise dito, no? But definitely, kung ano man yung hindi magandang sitwasyon, no? Maaayos na yan sa ngayon, no? Maaring maayos na yan sa ngayon. And you will definitely find your inner peace kapag gumaling na ang inyong sitwasyon, naayos na ang inyong sitwasyon, yung mga hindi pagkakaintindihan, yung mga confusion, yung mga ganon, no? Magkakaroon na din kayo ng panahon or pagkakataon para magkaroon na kayo ng peace of mind, you know? Magkakaroon na kayo ng katahimikan sa inyong dibdib, yung mga ganon ba, no? So, there are going to be improvement dito sa inyong mga sitwasyon, no? Magkakaroon na din kayo ng tranquility and peace.
and serenity, no? So what else? Queen of Cups, ayan, you're going to be very highly intuitive ngayon, no? Dati na kayong intuitive, highly sensitive na kayong dati, intuitive talaga kayo. Dahil water sign naman kayo, no? But around this time, mas magiging ekstrang malakas ang inyong radar, no? Mas magiging malakas, ekstrang malakas ang inyong psychic abilities, Pisces. Kaya, take advantage of that. Dahil kung ano man ang mga gabay na parating sa inyo, ano man yung mga intuitive messages na ibibigay sa inyo ng Divine Universe, no? Talagang mas ano kayo ngayon, mas mabilis ninyong ma-pick up yan, no? Mas mabilis ninyong maririnig yan, kumbaga, no? Because mas heightened ngayon ang inyong psychic abilities. So, we have justice. Ayan, you are getting what you deserve, no? Napakaganda rin ito kasi balance will be back in your life, no? Makukuha niyo na kung ano ang deserve ninyo. Makukuha ninyo kung ano ang para sa inyo. Sa ngayon, kung ano ang deserve ninyo, that is what you are getting. Plus, makukuha ninyo dito ang balanse, no? May babalik ninyo ang balanse sa buhay ninyo, may babalik ninyo dito yung sistema ninyo dati, no? Kasi maaring ano lang dito, maaring nagkaroon kayo ng distraction somehow, no? At ngayon may babalik na ninyo yung order, kumbaga system and order will be back in your life around this time. So magiging maayos na ang lahat, isasaayos nyo na ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. We have King of Pentacles. Napakaganda nito. There is ano, promotion dito for some of you, no? Into a leadership role. Yan ang napipick up natin. Merong mga financial blessings, financial opportunities na maaring dumating, bagong trabaho, lucrative job offer, career opportunity, business opportunity, no? Yung mga ganun ba? Additional income, additional racket, yung mga ganun. Anything, no? Related sa inyong kaperahan ay maaring merong mga opportunities na dumating dito sa inyo. And eto na ang maaring pagmulan ng iyong changes din pagdating sa inyong money, career, and finances. Maaring gaganda na rin ang sitwasyon ninyo, no, sa pagdating sa inyong financial landscape. So maaring ito na talaga, no, ang simula ng inyong pagkakaroon din ng financial comfort, no? Kasi magkakaroon na kayo dito ng flow of money na maaring continuous ang dating dito, no? So that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.